Aku posisi Giovanni Pumaris, dating kapitan dito sa Barangay Santa Rita East. Kapitan ako ng tatlong term, 13 years. Itong masroom namin, nagsimula ito, bali, may nakabag-anak kaming nag-introduce na from Pangasinan. So nagsimula yon dahil sa na-introduce namin, may gumaya, isa rin din ako doon. At saka nung nasimulan ko na, tuloy-tuloy na. Bali, bilang agriculturist, agriculture graduate, bali na encourage ako na ako nang nag-develop, nag-diretso na dito. Kung hanggang ginawa kong livelihood ng project nung barangay captain ako. Nag-start ito siguro noon, bago lumindol, may nakasimula na kami noon. So after the lindol, 1990 yun, may assistance ng Department of Science and Technology sa amin dito. May training sa spawn production, yung paggawa ng similya, yung pantanim. Kasi existing na yung project, so yung training namin doon lang sa paggawa ng similya. Tuloy-tuloy yung assistance ng DOST sa amin hanggang umimprove ng umimprove, hanggang ngayon na. So itong mushroom namin, banana mushroom, bali more than magta 30 years na, itong oyster mushroom magti 10 years na rin. At saka nag-start ako gumawa ng spawn yung similya 1995, so bali 25 years na. Itong project namin, yung pagbandel, paggawa ng down ng saging, yung substrate na tatamnan, bali ginawa akong livelihood, yung mga taong not outside from this barangay, binibili namin yung mga dahon nila. Then, rotation na yung growers ko dito o planters. 3 planters every day para yung production namin dire-diretso, sustainable yung production, at meron kaming may bigay na araw-araw sa mga dinideliveran namin. Ganun at ganun hanggang lumaki at lumaki na itong proyekto namin. Actually, yung paggawa ng doon, may laboratory ko, parang temporary, isang malinis lang na kwarto yun. Mag-start kasi yun doon sa tissue culturing, pero pag may mabili kayong tissue, pure culture yun, kung may pure culture o kaya yung mga ipon, pwede na kayong mag-start, mas mabilis. Pero kung wala, gagawa ka. Sa akin kasi maraming order kong minsan, ino-order ko na lang yung buhay na naamag, nililipat-lipat ko na lang. Para kasi kung minsan yung order, sobrang dami yung order, halos hindi mo maibigay kung mag-i-start ka pa lang doon mag-i-issue o magagawa ka ng pure culture. So yung paggawa ng spoon na ganyan, importante may maliit na kwarto at importante malinis. Doon sa paggawa ng fruiting bags, pwede yung substrate o yung gagamitin natin substrate, pwedeng pure sawdust, pwedeng pure rice straw. Pero sa obserbasyon ko, combination ng pure sawdust at saka rice straw, mas maganda. Pangatlo, aside from that dalawang substrate na yon, yung dried banana leaves na nagamit na namin doon sa pag-production ng banana or straw mushroom or bulba, after harvest, inuugasan namin yung used na banana leaves, chinachop namin, minimix. So, bali tatlo na ngayon yung substrate namin. So, dalawang bisis namin gamitin yung banana leaves. Ginagamit ko na dyan, naobserbahan ko mas maganda pa kung yung tatlo ang halo-halo. Yun ang ginagamit namin dito sa substrate. Tapos, pag gawa ka ng substrate, pag yung sawdust, composted na, at saka yung dayami, medyo thoroughly dried na, medyo luma na. So hindi na madala, hindi na mahirapan i-compost o i-ferment yung substrate. At saka yung sinabi ko kanina, composted na yung sawdust. Laser contamination yun. So kaya, kaukunti na lang ginagamit namin lime or agricultural lime or apog pag composted na. So,
no, pag nakagawa ka ng fruiting bags, after one month na binhiyan at puno na yung puno ng amag, hintayin mo lang na may pumutok na lumabas kasi ipipenetrate yun. Once may lumabas na, kaibig sabihin ready to fruit na lahat yung mga fruiting bags, yung bats na yun. Depende naman kasi doon sa area. Kung malamig, may pwedeng mas mataas ito. At mas maraming may lagay kung malamig-lamig yung lugar. Kasi puro mainit, medyo masyado ang laman. So, hindi, depende na lang doon. Dito, mga 20 plus ito, pwede mong gamin mga 30 pag medyo malamig-lamig yung masormaus. Kasi kung siksikan mismo, ay masyadong siksikan, medyo may problema doon sa paglagay ng kabuti. Dito sa oyster mushroom. Kasi dito sa oyster mushroom, talagang indoor ito, pang semi-temperate mushroom ito. Pero doon sa banana mushroom, outdoor technology yun, tropical mushroom yun, pang mainit, kaya doon sa labas yun. Sa patraining ko po yun, nakakonsentrate ako doon sa banana mushroom or straw mushroom na tinatawag nila. Scientifically known as Bulbariella bulbacea, yun ang tawag nila in short is bulba. Doon ako nagkoconcentrate kasi yun doon magandang livelihood. Yung doon sa cost and return analysis ko doon sa last na parte doon sa training, binibili namin yung daon. Kagaya nung sinabi ko kanina, may nagdi-deliver ng daon. So kasali yun doon sa puhunan. Pero pag yung mga starter grower, pag tinuturuan ko sila, yun ang pinakamalaking gastos doon sa daon ng saging. So matatanggal yun. Kasi yung starter grower, sila ang kukuha ng dasang daon ng saging, silang mag-prepare, mag-big case. Sumuunan lang nila is plastic lang at saka yung spoon or yung similya. Dito sa computation ko na binibili namin yung daon, ang computation ko is 300% ang ROI nun. So, pag hindi mo binili yung daon ng saging, di mas mataas pa. Ganun sir, ang ROI ng banana. Dito sa oyster, hindi ko masyadong makompute sa actual ito kasi nung nag-start ako, nag-volumes na ako kaagad. Itong umabot ng bagyo itong fruiting bags, itong binhi ng Guan, Ilocos Sur, Pangasinan. Tapos mayroon pang umabot pa ng Guan, Pampanga. Aurora, mayroon pa umabot na ngayon. Nag-start ngayon, Aurora. Aurora, Pampanga, Ifugao. Yung binhi, umabot sa kanila. Gusto ko lang kwan, may advice dun sa mga nag-interesado. Kasi dito sa atin ngayon, ang dami na yung nag-kwan. Ang daming nag-online, nagbibenta ng mga spoon, yung mga binibenta nila. Actually, galing din sa akin yun. Ang problema, hindi nila maturuan yung mga growers, starter growers, kung paano yung pag-manage doon sa tanim nila. Kaya doon sila nagkakaproblema. Yung mga pumupunta ng diretso dito sa akin, na direkta, at least natatawagan ako, natutulungan ko sila. Kung sinong may gusto, pwede silang pumunta sa akin. Pag naturuan ko sila, technically, after yung kung may training man, dire-diretso na yung technical assistance. Binibigay kong libre na. Doon sa mga interesadong magtanim dito ng mushroom, maswerte kayo ngayon dahil nandito kami ngayon natutulong. Kung sinong gustong magpa-training, pwede kayong pumunta dito sa akin, dito sa Aringay La Union. Madaling hanapin lang dito sa akin. At saka hindi mahirap hanapin sa cruising Bago Tulay or south ng Aringay Bridge. Punta lang kayo ng Santa Rita East. Madali akong hanapin. Ako si Giovanni Pumares, kagaya ko sinabi kanina. Dati akong kapitan dito kaya hindi nyo kayo mahirapan mga hanap. Open yung technical assistance, yung pagturo namin, walang problema kung sino interesado.